Isang mainit na pagbati na naman sa aking mga manonood at literal nga naman talaga nagbabaga ang ating panahon dahil simula na ang tag-init. Kaya syempre sa aking mga manonood, huwag niyong kalimutan na uminom palagi ng tubig para naman maayos ang ating pakiramdam. Ngayon, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa social media. Kung ano yung naging resulta nito sa aking buhay, sasabihin ko sa inyo mga naging kalamangan at mga kahinaan nito sa aking buhay. Katulad nung nakaraan, unahin na natin ang mga naging kahinaang epekto nito sa aking buhay. Una na riyan ay yung naaksayado nito ang oras ko. Kasi nga 'di ba, parang hindi ko namamalayan na maraming oras na pala yung lumipas. Akala ko 5 minuto pa lang na nagba-browse ako, tumitingin ako ng mga pictures ganyan sa feed ko, tapos yun pala ilang oras na nga yung lumipas. Tapos kapag nagpo-post din ako, parang syempre titingnan ko muna yung mga pictures, uusisahin kung ano ba yung mga litrato na gusto kong i-upload, 'di ba? Nakakakonsumo siya talaga ng oras ko, ganun. Pangalawa ay yung sa mental health ko. Ayan, binigay ko na yung pangkabuuan kasi dumating talaga sa punto, lalo na ngayong pandemya, na itinigil ko yung paggamit ng social media apps kasi nga nape-pressure ako sa mga nangyayari. It's nalulungkot ako na iba-iba yung sitwasyon natin ngayon. Pero ano talaga, yung pinaka-epekto niya kasi, di ba, yun nga, sa pressure nga sa ating komunidad na kapag ganitong edad, dapat may nagawa ka na, ganyan, maraming nagiging resulta din sa akin yun. Tapos, kasama na rin sa mental health na epekto sa akin ay yung sa mga insecurities. Kasi syempre, hindi ko yun naiwasan dati. Pero ngayon naman na-overcome ko na siya, kaya nagiging maayos na yung buhay ko. Pero syempre, isa yun sa mga naging kahinaan na epekto ng social media sa akin. Dahil sa social media, parang dati hindi ko maiwasan na ikumpara yung sarili ko sa iba, lalo na sa physical na kalabasan, di ba? Yung mga beauty standards na tinatawag nga. Dumako na tayo sa naging kalamangan naman ito sa buhay ko. Marami-rami naman ako dito na ilista. Una na dyan is naging messenger siya, di ba? Instant messenger siya sa mga mahal natin sa buhay. Katulad nga ngayong pandemya, iniiwasan ang paglabas ng bahay, ganyan, di ba? Kaya hindi natin sila pwede makita ng personal. Pero dahil nga sa social media app, ayan, lagi ko siyang nagamit nung panahon na yon na makausap yung mga mahal ko sa buhay, lalo na yung nanay ko na sa ibang bansa kasi doon siya nagtatrabaho. Pati yung mga kamag-anak ko na sa ibang bansa, nakakausap ko sila sa mga social media app, lalo na sa Facebook tsaka Messenger. Pangalawa, kabaliktaran naman to sa naging kahinaan ko kanina. May mga panahon kasi na gusto kong mag-Instagram kasi gusto kong ma-motivate ako, magkaroon ng inspirasyon sa mga nakikita ko. Diba yung may mga personalities na magaganda yung buhay nila, kaya nagagawa nila yung mga gusto nila. Ayun, gusto kong tignan yung mga ganong content. May mga fina-follow ako ng mga bigati na mga celebrities, ganyan, kaya mga social media influencer. Kasi nga, nakikita ko na masaya sila sa ginagawa nila, kaya parang gusto ko rin silang tularan. Ayun, kinabibigyan nila ako ng motibasyon. Panghuli ay binabalik ako nito sa realidad. Dahil isa sa mga gawain ko ay gumamit ulit ng social media kapag nakapanood ako ng mga pelikula na dinadala ako sa ibang dimensyon ng mundo, kaya masyadong napadpad ako sa ibang mundo. Ganon. Kaya ginagawa ko, gumagamit ulit ako ng social media para mabalik yung pakiramdam ko na, nandito ako. Ganon. Maraming salamat sa inyong panonood, at kung marami sa inyo ang nakakaramdam din ng pareha sa sitwasyon sa akin, ayan, hindi kayo nag-iisa. At normal na nangyayari ito sa atin, lalo na meron na tayong social media life na tinatawag ngayon.